Hello everyone at welcome po sa aking channel. This is Coach Jarrett. Kung di nyo pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po subscribe button dyan sa baba. Also mga kaibigan, huwag nyo rin po kakalimutan pa-i-click din po yung ating like button at ang share button mga kaibigan, dahil yan po ay nakakatulong sa ating algorithm. At the same time mga kaibigan, huwag nyo rin po kakalimutan na i-follow ako sa aking mga social media accounts. Okay, meron ako dyan. Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. Shoutout po natin, no? Ang ating business partner. Ayan, si Wonderfully Made. Ayan, si Wonderfully Made, ang ating business partner, mga kaibigan. Siya po ay gumagawa ng mga customized gift items tulad po nitong alcohol dispenser or spray pala, spray bottle. Alcohol spray bottles na personalized with glittered cardstock, mirror, decal, and matte vinyl. Ayan. Mayroong mga paganyan, may mga ganyan drama. Tapos may mga ganito. Mga kaibigan, kung gusto nyo rin po magpadala ng mga ganyang klaseng gifts sa inyong mga minamahal sa buhay, kontakan nyo lang po si Wonderfully Made through her Facebook Facebook account at wonderfullymade.ph. Message nyo lang po siya. Also, you can contact her at their sa kanya po nga Instagram account at wonderfullymade.ph. Okay. Para ano, para malaman nyo lang kung gaano kalala ang ating COVID-19 ngayon sa NCR. Eh, papakita ko sa inyo to. Okay? Yan. Ito po, itong mga pulang dots po na yan, yan po yung individual cases sa NCR. Okay? NCR lang po yan. Okay? One dot equals one active case. Okay? Yan po ang sinasabi dyan. Ito po ay noong March 8, 2021. May gawa po to ng UP. Okay, UP po yan. So one dot equals one case. Okay, one dot equals one case. March 8 po ito. Ah, ba March 8? March 8. Tinan nyo yung March 21 at 29. Ibig sabihin, in the span of how many days? 21 days? In a span of 21 days, eh ganito nang karami ang COVID-19 cases sa Maynila. March 29, 2021. So mag-ingat na po tayo mga kaibigan, ha? Napakarami po niyan. Ibig sabihin, isa dyan nakakasalubong nyo, isa dyan baka kaibigan nyo, baka habang nagtatrabaho kayo eh kasama nyo yan, isang dot dyan. Eh ingat-ingat tayo, ingat-ingat na lang tayo mga kaibigan. Okay? Wala akong opinion kay Dr. Ron kasi unang-una hindi ko pa siya naririnig. So wala akong alam. Wala pa akong alam kay Dr. Ron. Wala pa akong opinion sa kanya. Let's see tomorrow, no. Titingnan ko muna kung ano yung mga pinagsasabi niya tapos saka ako magre-react. Kaninong data ito? This is the data of NOAA, Project NOAA. Hindi, ano ba logo to? Hindi ko alam to eh. And this is UP. Okay, sa UP po ito. Yan. So, ingat-ingat po tayo, okay? Ingat-ingat po tayo. How about yung ivermectin? May opinion po ako dyan. Okay, wala pa, as far as dun sa na-research ko. Wala pang... Although may mga clinical studies left and right na nagsasabing effective siya as a prophylactic, pero ako po mga kaibigan, hindi ako ano eh. Maingat ako sa gamot kasi. Ako lang naman 'yun kasi yung katawan ko medyo may kaartihan pagdating sa anything na ini-ingest, sa anything na kinakain. Marami kasi akong allergies. So as far as I'm concerned personally, kung hindi ko alam ang human effects niya, eh hindi ko siya gagamitin. Pero may mga nabasa din ako research na it's not as effective as it should be. So mga kaibigan, ako po, I'll take it with a grain of salt kung ano man yung epekto ng ivermectin. From what I know, okay, ivermectin eh ginagamit ng aso ko para anti-parasitic. yun ang ano yun eh, pang deworm ng aso ko yun eh, ivermectin. So yung for human use eh, hindi ko pa alam, may it's 50-50, merong okay daw, merong hindi. Kung wala pang conclusive, eh wala po tayo magiging opinion dyan.
Pero ako po personally, dahil nga ako yung katawan ko, kilala ko yung katawan ko, eh I can't use it for now. Hindi ko kayang i-risk. Personally. Ayan. Aha. Yung sa Novito na insertions ng Create Law, alam naman natin kung sino yung mga naglobby niyan. Okay, isa dyan si si Villar, si Senator Villar, lalo yung sa real estate, yung real estate provisions noon. Ayan, si Villar yan, sigurado. Meron din dyan sigurado si Richard Gordon. Okay, dahil dun sa provisions related sa PEZA. Siyempre, SBMA. SBMA, PEZA yan. So, may kasama siya doon, sigurado. Sino pa ba? Angara, possibly. Of course, yung mga minority na close sa mga oligarko. Ayan. Si Pangilinan, Kiko Pangilinan, because of MVP. Ayan, pwede rin. Sila yung mga potential yung pwede mag-lobby dyan. Potentially. Bakit potential? Kasi yung galawan nila sa negosyo, kumbaga, may implement siya ng Create Law. Buti na lang, yun nga. Navito, yung 10 provisions. Yun yung major dun eh, yung regarding sa real estate, sa PEZA, tsaka sa, ano pa ba yan? What do you call this? Real estate sa PEZA, tsaka meron pang isa. Yung validity period na 10 years. Kasi gusto nilang i-extend pa ng additional 10 years. Navito yun. So, buti na lang. Okay? So, yun. Anyway, going back. Nawala na tayo sa... Medyo naligaw tayo ng bahagya. Kasi na-miss ko kayong lahat eh. Matagal-tagal yung ano eh. Hindi tayo nakapagkwentuhan eh. But anyway, tuloy po tayo sa ating first topic. Alam nyo mga kaibigan, ako po, no, wala akong problema sa mga artista na naglalabas ng kanilang opinion. Siyempre, everyone is entitled. Lahat tayo, maski mga artista, are entitled to their own opinions. Tingin nila yun eh, hindi naman ang kailangang seryosohin. Pero mga kaibigan, kapag yung kanilang sinasabi, eh medyo hindi alinsunod sa katotohanan or sa facts, doon po tayo magsasalita. Bakit po tayo magsasalita dyan? Kasi mga kaibigan, eto pong mga artistang ito, may mga taga-sunod, may mga followers po itong mga to. Ngayon mga kaibigan, yung mga followers nitong mga ito, kung ano ang isubo ng mga artista, yun din ang kakainin. Wala nang tanong-tanong. Ang tawag po doon, mga blind followers. So, mahirap pong ganun. Ayoko po kasi ng ganun. Ayoko ine-encourage yung ganun klaseng behavior. Lalo na kapag opinion lang naman. Okay? Kaya po ako, personally, ganun po ako mag-isip. Pero syempre, hindi po lahat ng tao ay ganun. Thank you very much po, Ma'am Laura Laboriante po sa inyong super chat. Na-appreciate ko po kayo sobra. Ayan. So, pag-usapan natin yung sinabi itong dalawang artista na to. Kasi mga kaibigan, itong dalawang to, medyo malaki ang fan base nila, no? Itong dalawang artista na to. Panoorin. Mamaya pa pala yung video. Pero ito yung mga sinabi nila. Si Ann Curtis, nagkaanak lang. Nag-opinionated na. Si Ann Curtis at saka si Angelica Panganiban. Okay? Meron silang mga pinost recently. Okay, April 4 po ito. So, yesterday. May mga pinost sila sa kanilang social media accounts na hindi accurate. Tulad ng mga pinopost ni who's this guy? Si N. Chong D. Tsaka ni Angel Oxin. Yan. Kultong followers ang tawag doon. Sabi ni Cadbury Flavored Coffee. Totoo naman yan. Kultong follower ang tawag doon. Kasi kapag hindi ka na nag-iisip, parang delikado yata yun. So, ito po yung sinabi nila. Una po yung kay Ann Curtis. Sabi muna natin Ann Curtis. Sabi niya, in a tweet on Friday, actress Ann Curtis expressed her concern over the rising COVID-19 cases, asking, what are the next steps, quote-unquote?
after the country logged over 15,000 new coronavirus cases in one day, the It Showtime host added, "It would be nice to be given more light on what is to happen while waiting for vaccines to arrive." Hey, yun ang sinabi. Ito pa pala, si Janine Gutierrez din pala nagsalita. Hindi ko nakita kanina. Isang taon na lang titis sa mga Pilipino, sabi ni Janine Gutierrez. Okay, sige, opinion niya. Walang problema. Sino ba? Ito naman yung kaya... Ito yung kay Ann. Sabi, "This is quite alarming. Especially knowing that not everyone can or has gotten tested. So what is the plan? What are the next steps? I would like to think that everyone understands we have to take these necessary precautions to stay safe. But it would be nice to be given more light on what is to happen while waiting for vaccines to arrive. So with that hope we have left, we can work together as a nation." It's not as bad as what we expect to hear from other people. Tulad nila Yan Chong Di, tsaka ni Angel Oxin, at tsaka na itong mamaya kay Angelica Panganiban. Although it's misinformed yung kanyang comment. Kasi ang hinahanap niya next steps, yung sabihin plano. Anong plano? It's another way of saying anong plano? Eh, mga senador natin. Puro yan din yung mga senador natin na ano, nadilawan. Puro ganyan din ang pinagsasabi. Anong plano? Okay. By the way, speaking of dilawan, mga kaibigan, ha, nagre-rebrand ang ating mga dilawan, ha? Napansin nyo ba? May mga nagtotroll sa akin ngayon. Ito ang kanilang sinasabi. There's no such thing as dilawan. Wala rong dilawan. Panahon pa raw ni Aquino yung dilawan. Ay! Ayan na, rebranding ang tawag dyan, mga kaibigan. Ibig sabihin, dahil alam nila na ang dilaw na-associate sa mga taong sa minority group ngayon, yung opposition, gusto nilang ilayo ang kanilang mga sarili sa kulay ng dilaw. Kaya tingnan nyo si Lenny Robredo, laging sinasabi ngayon ang favorite niyang kulay ay purple. Pansinin nyo, mga kaibigan, ha? Kaya nabuo yung isang bayan, mga kaibigan, wala kayong makikita doon na kulay dilaw. Lahat doon, wala kayo, isang pangalan lang. Pero kung tutuusin, mga kaibigan, lahat ng mga tao miyembro noon ay yung mga liberal pa rin. Lumayo lang sila sa kulay ng dilaw. So mga kaibigan, na be informed, ganyan na po ang kalakaran ngayon ng mga troll ng mga dilawan. Okay? Yan ang kanilang kalakaran ngayon. Ilalayo nila ang usapan sa kulay kasi nga pag kulay, ibig sabihin talo sila agad. Galit ang mga Pinoy sa dilaw. Kaya linalayo nila ang kanilang sarili sa kulay na yan. But anyway, going back. Ganito kasi yung tanungan ng mga dilawan, mga kaibigan. Anong plano? Ann Curtis, kung makakarating man sa iyo itong video na to, no? Hindi ko alam kung makakarating. Pero kung makakarating man, total naman yung asawa mo, vlogger sa YouTube. sabi ni Ryuji Izumi, parang TV show lang ang dilawan, may reformat. Correct. Going back, tawag dito, nawala tuloy ako sa kwento. Ayun, Ann Curtis, kung makakarating man sa iyo itong video na to, konting basa ng dyaryo ng bahagya. Hindi lang puro headline ang babasahin mo. Also, Ann Curtis, please widen the horizon of your reading experience. Pakilawakan ang experience mo ng pagbabasa. Hindi lang kay Rappler, hindi lang kay Inquirer, hindi lang kay Philstar. Okay? Hindi lang kay News 5, hindi lang kay GMA News. Mga kaibigan, kasi Ann Curtis, alam mo naman, at Diyos ko, talaga, ang mga network ngayon ay puro anti-administration. Lahat yan. Kaya widen the horizon of your reading experience, grab another newspaper, look for other sources of information, manood ka ng vlog ko para marinig mo yung plano. Yes! Makapromote! Anyway, going back. Paisingit lang. Ito naman yung sinabi ni Angelica Panginiban, mga ibigan. Sabi niya sa kanyang Twitter,
hinang-hina ka na, maglalabas ka pa sa bulsa mo ng pera para maswab. At malalaman mo, positive ka sa COVID, mami. Paano pa, paano na pa ospital, gamot, mental care? Mental care talaga? Yung vaccine ba, aasahan pa namin sa inyo? Hindi naman, di ba? KKB, nakakaiyak ito ang emotional. Hoy, Angelica Panganiban, mahiya ka naman. Di ko kasi mahiya ka sa balat mo kasi artista ka, sigurado, alagang belo ka. Pero, mahiya ka naman sa mga sinabi mo dito. Nagbayad ka na ba ng vaccine? Yung mga senior citizen natin, nagbabaksina na? Nagbabayad ba sila? Hindi. Ang mga frontliners natin, nagbabaksina na? Nagbabayad ba sila? Hindi rin. Ay. Yung swab testing, although may mga, yung PRC, babayaran mo talaga yon. Pero, subsidized yun ng gobyerno. Hindi siya dapat ganun kamahal. Ay, Hapon. Sorry, hindi kita mababasa. Ay, Korean pala yan. Hindi po ako DDS. Mahiya ka. Obvious na troll ka lang. Ayan. But anyway, going back. Ikaw, Angelica Panganiban, mahiya ka naman. Dumating na yung vaccine. May 1 point something million na dumating na doses. Nagkakaagawa na nga. Nagulat naman. Mental care? Para sa mental care. Hindi naman pwedeng unahin muna yung ICU. Baka dahil nagka-COVID ka. Unahin mo may mental care? Bakit? Hayaan nyo yung troll na yan. Hayaan nyo yung troll na yan. Going back. Mahiyahiya ka naman, Angelica Panganiban. Yung private sector, nagbayad, kailangan talaga nilang magbayad. Lalo na ngayon, okay, na binuksan natin yung ating economy dyan. Ganun yun. Mental care talaga. Paano po ospital? Kung makakapag-ospital ka pa ngayon, sa panahon ngayon, kasi mga kaibigan, tanggapin po natin ang katotohanan, medyo unti-unti nang napupuno ang ating ospital, no, kailangan na i-decongest. Sabi po ng DOH kanina, magdi-decongest sila up to 60% ng ating mga ospital. Bakit? Kasi po mga kaibigan, ang ating po mga ospital ngayon, kaya po napupuno, ay puro mild and asymptomatic. Puro mild and asymptomatic po ang laman ng ating mga ospital ngayon. Kaya po sila ngayon, magdi-decongest. Ba? Para naman bigyan ng tuon ng mga mas importanteng mga tao. Yung naghihingalo, nahihirapan na talaga dahil severe or critical ang kanilang COVID-19. So, Angelica, kung ikaw naman ay makakapasok sa ospital at ikaw ay empleyado, may PhilHealth ka. So, meron ka pa rin subsidy. May subsidy ka pa rin. Hindi mo siya gagastusin ng lahat. Hindi mo mabayaran ng buo. Gamot? Eh, syempre. Syempre. Sasagutin mo ba ng gobyerno yung pagamot? Although covered din yan sa PhilHealth mo. Medyo makapalang talaga yung mukha mo dito, Angelica Panganiban. Nung sinabi mo, yung vaccine ba aasahan pa namin sa inyo? Sige, try mong bumili ng vaccine. Try mong bumili ng vaccine ngayon. Diyan sa labas, hindi kasama ang gobyerno. Tingnan natin kung makakabili ka. Medyo tanga lang talaga kasi. I know. But anyway, mga kaibigan, ito mahina pa to. Mahina pa to. Okay, ito mga pinagsasabi ng tatlong artista na to. No? Si Ann Curtis, ito si Janine Gutierrez, at saka si Angelica Panganiban. Mahina pa yan. Kasi mga kaibigan, kanina, napanood ko to. Mga kaibigan. Diyos ko! Napanood ko to, mga kaibigan. Tumatakbo na yung propaganda machine ng mga Dilawan, ha? Painggan nyo to. Si Rappler pala ang gumawa nito. Pero ang gagawin natin, mga kaibigan, ifa-fact check natin lahat ng facts na sinabi ni Rappler. Kasi
Alam naman natin, pag si Rappler, medyo may ano yan eh. Medyo may kabobohan niya. Naghihirap na ba siya kaya naghahanap ng libre? Hindi ko alam. Maraming salamat, Ryuji Izumi. Maraming salamat. Okay! Okay. Tayo na ay manood ng ito, pinusto ni Rappler, mga ibigan. Bakit pumalpak ang tugon ni Duterte sa pandemya? Yun yung title. Ayan, no? Pakita ko sa inyo, lalakihan ko. Ayan. Bakit pumalpak ang tugon ni Duterte sa pandemya? Hindi, di ba? Kakapal ng mga eh. Game. Pakinggan natin. 2021, nagtatala ang Department of Health ng mahigit 5,000 kaso ng COVID-19 kada araw. Katunayan nitong Lunes, March 29, umabot na sa mahigit 10,000 ang mga bagong kaso. Patuloy pa itong dumarami. Habang ang ibang bansa ay unti-unti nang nakaka-recover, tila palala ng palala ang Pilipinas. Oh, doon pa lang, meron ka ng fake news agad, Rappler eh. Doon pa lang, Rappler, may fake news ka na. Okay? Ilang beses ko na pong pinakita sa inyo, mga kaibigan, dito po sa aking channel, na hindi po buong mundo ang nakaka-recover. Italy naka-hard lockdown. Germany naka-hard lockdown. Hong Kong, if I'm not mistaken, is also in lockdown. US is not doing any better. At sila pa ang gumagawa ng Pfizer na vaccine. And they're not doing any better. Okay, sa Asia? Sino ba? Indonesia? Ang daming namamatay sa Indonesia. Malaysia, ganun din. So, yung sinabi ni Rappler dito, alam natin lahat yan, mga kaibigan. Paulit-ulit ko na sinasabi sa aking live almost every day na nga eh. Pero yung ganitong propaganda ng Dilawad na ang buong mundo na raw ay nakaka-recover at ang Pilipinas lang ang hindi, that's an outright lie. Isa po yung kasinungalingan at napakasama pong kasinungalingan niya. Na that's a false narrative, Rappler. Napakasinungaling niyo pag sinabi niyo yan. State the facts. Total naman, sinasabi niyo, hold the line. Anong line ang hinuhold niyo? Yung mga kalokohan niyo? Going back. Bakit pumalpak ang tugon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pandemya? Pumalpak nga ba in the first place? Tignan nyo yung mga dito, ha? Yung mga, what do you call this? Ayan. Yung mga headlines sa pinaglalagay nila. Oh, lahat yan, mga kaibigan, hindi mo alam kung saan nila pinagkukuha yan. Yung iba dyan, sa kanila mismong website. Ito, itong nauna, yung Duterte and his generals, sa Rappler yan mismo. Sigurado yan. Kasi yung font pa lang, Rappler na eh. Oh, Filipinos bayanihan find in fill in gaps of Duterte's government's pandemic response. Is this bad news? Hindi naman. Kasi ano ba 'yung sabi niyan? Bayanihan? Ah, bayani nagtulong-tulong na lang daw mga Pilipino. Okay. Hindi rin totoo 'yan. Okay, sige. Rappler, puro mga ano 'to eh, balita ni Rappler 'to eh. Ito may isang CNN. Filipinos most disapproving of government's pandemic response is Southeast Asia. Survey finds. Mga kaibigan, meron tayong live tungkol dyan sa survey na yan. Fake yung survey na yan. Fake yan. Selected yung kanilang sample. Pinili yung sample nila. At wala silang kinuha sa masa. Lahat, either think tanks or academe ang kanilang kinuha. At koakwarenta. Ay, sinungaling talaga kayo, Rappler. Sinungaling talaga kayo. Nag-uumpisa pa lang ako. Ang dami ko na nasabi. Balikan natin, ha? Hindi nga natin alam yung ano yung coronavirus na yan. Pebrero pa lang ng nakaraang taon, pinaliwala na ng Pangulo ang epekto ng coronavirus. There's nothing really to be extra scared
of that coronavirus thing, one or two in any country is that really that fearsome. Tinanggihan niya rin noon ang mga panawagan na isuspinde ang mga flight galing China. Sabihin, magtanong kayo kung I will bar the Chinese from entering, the answer of course is no. Stop this xenophobia thing. Okay. Stop tayo dyan. Mga kaibigan, alam nyo ang kasinungalingan na naman dito ni Rap. Gusto nilang palabasin na binaliwala ni Pangulo Duterte yung epekto ng COVID-19. Mga kaibigan, tingnan nyo yung date. February 3, 2020. Okay? Kailan lang lumabas ang COVID-19? November po, nag-uumpisa na yan sa China. Tapos December, nag-peak siya ng December 29, 2019. Okay? Meron akong vlog tungkol dyan. Hanapin nyo lang po sa aking mga videos. Or ilalagay ko yung link sa description. Okay? So, December 29, 2019, nag-peak sa China. Hindi po nilabas ng China yung impormasyon na yan. Okay? Hindi po nilabas ng China yan. Meron lang nag-leak. So, nung natuklasan na ng World Health Organization, January 2nd or 3rd week of January 2020. Okay? And then meron kang 1 week bago mag-February 3. Bago mag-February 3. Mga kaibigan, sino po ba ang nagsabi na huwag natin pigilan ang pagpasok ng mga Chinese sa Pilipinas? Or huwag tayong mag-impose ng travel ban sa mga flights galing ng China. Sino po bang nagsabi? Mga kaibigan, hindi po si Pangulong Duterte ang nagsabi niyan. Si Pangulong Duterte ay sumusunod lamang sa advice ni World Health Organization mismo. Papakita ko sa inyo ha, January 10, 2020 yan ha. May advice ang World Health Organization sa travel and trade in relation to the outbreak of pneumonia caused by a new coronavirus in China. Mga kaibigan, ang tawag pa nun dito, NCOV. NCOV pa ang tawag dyan, hindi pa COVID-19. Binago lang yun noong around March, April. Pero noong mga panahon na yun, NCOV pa ang tawag. NCOV-19 yata ang tawag. Okay? Mga kaibigan, wala pa pong nakakaalam sa virus na to. Misteryoso pa tong virus na to noong mga panahon na yan. So, sino ang nagsabi na huwag magkaroon ng travel restrictions? World Health Organization. Pakibasa nga po ito, napakalaki oh. Rappler, marunong naman siguro ay magbasa kasi marunong kayong gumawa ng propaganda. International traffic, no restrictions recommended. Oh. Mga kaibigan, kasi ang nangyari noong mga panahon na yon, itong mga dilawa na to, nung nagkaroon na ng COVID-19 o nagkakaroon na ng transmission ng COVID-19, ang sabi, isara na ang ating borders sa China or sa mga Chinese specifically. Paano kung Amerikano ako na galing Hong Kong or Amerikano ako na galing Shenzhen or sa Guangdong? Pupunta ako ng Pilipinas. Hindi ako Chinese. Amerikano ako. Punta ako ng Pilipinas. Galing akong Shenzhen. ano ba yun? Shanghai na lang. Shenzhen. Shenzhen pala sa EU pala yun. Ano ba? Ano ba sasabi ko dito? Anyway, galing akong Shanghai. Or galing akong Wuhan. Total, doon naman galing ang COVID eh. Galing akong Wuhan. Amerikano ako. Galing akong Wuhan. Pupunta ako ng Pilipinas, papapasukin ako kasi Amerikano ako. 'Di ba? Pero pag Chinese ako, okay? Galing akong Wuhan, hindi ako papasukin. Yung po yung tinatawag po nating xenophobia.
And yun din po yung sinabi ni Pangulong Duterte. Huwag tayo maging racist. Eh mga kaibigan, huwag naman, Diyos ko naman, Rappler. Ginagawa nyo kaming tangi, hindi naman kami tangi. Buti na lang, mga kaibigan, nung narinig ko to, ayos, hindi, kailangan ko i-fact check itong mga pinagsasabi ni Rappler na to. Tuloy natin. Okay, tuloy natin. Mahigit isang taon ang nakalipas, mahigit 13,000 Pilipino na ang namatay sa COVID-19. Okay, totoo din naman yan. Mahigit 13,000 na talaga yung namamatay. At ayaw din po nating maging insensitive sa mga tao na nawalan ng kamag-anak, ng minamahal, ng kaibigan dahil sa COVID-19. Hindi po natin minamaliit yan. Mga kaibigan, tatlo na po sa mga kakilala kong namamatay sa COVID-19. Kaya kung meron po dito nagsasabi na hindi totoo ang COVID-19 at manufactured lang to ng mga Amerikano, please, makonsensya naman kayo. Makonsensya kayo. Kasi ako lang to personally. Tatlong kaibigan ko nang namamatay. Hindi makaibigan, kakilala. Tatlong kakilala ko na ang namamatay dahil sa COVID-19. But anyway, going back. Tama yan, 13,186 noong March 29 ang namamatay na sa COVID-19. Pero mga kaibigan, huwag nyo rin pong kalimutan. Okay, huwag po nating kalimutan na 646,237 na ang gumaling. Mga kaibigan, kung titignan po natin ang mga numero, hindi po pwedeng isolated, single cases lang ang titignan natin. Kailangan tignan natin yung kabuuan. Eh, pumupropaganda kasi si Rappler, kaya kailangan niyang sabihin na, 13,000 na yung namamatay, ang dami. Mga kaibigan, kung ikukumpara niyo po yan sa ibang bansa, baka manliit po tayo. Kasi sa US, ilan na ang namamatay? More than 1 million. If I'm not mistaken. US na po yun, ha? Nandun na ang vaccine. If I'm not mistaken, it's more than 1 million na yun sa states ang namamatay. So mga kaibigan, hindi naman po sa sinasabi ko na maliit lang ang numero natin, so pinagpala tayo ng dos. Mga kaibigan, ang akin lang dito, posible na sa sobrang sama ng sistema natin sa Pilipinas, na posible pang mas malaki yan. Posible pang mas malaki yan. Hindi po ako magtataka na kung hindi si Pangulong Duterte ang nakaupo, mas malaki yan. Pero mga kaibigan, matuwa na po tayo na si Pangulong Duterte na ako po hindi si Marrojas or si Binay. Sigurado, patayin na tayong lahat. Diba? Okay na to. For now. Of course, again, di po natin minamaliit yung pait ng mawala ng minamahal sa buhay dahil sa COVID-19. Pero ako po, kung kukumpara natin sa mga nangyayari sa ibang bansa, at least, eto lang ang meron pa tayo sa ngayon. Maliit na bagay ito sa buhay natin. Marami tayong dinaanan mas grabe, mas mahirap, mas namululuha ngayon. Nitong Pebrero nga, mahigit 4 milyong Pilipino ang walang trabaho. Sa Metro Manila, mahigit 3 milyong Pilipino o 1 sa kada 4 ay nagugutom. Okay, babalikan ko yung numero dyan sa unemployment. Mga kaibigan, sa unemployment. Mga kaibigan, given na po yan, okay, tayo po ay nasa pandemya. Given na po yan, marami po talagang mawawalan ng trabaho.
Pilipinas lang ho ba? Hindi po. Mga kaibigan, papakita ko po sa inyo. Ito po ay dokumento ng International Labor Organization, ILO. Okay, dokumento po ito ng ILO. Ito po ay the impact of the COVID-19 pandemic on jobs and incomes in G20 economies. G20 po, ibig sabihin, ito po yung mga bansa na nangunguna sa ating sa buong mundo. G20. 20 bansa po yan. Okay? Sino-sino bang miyembro niyan? Tingnan natin. Sino bang miyembro ng G20? Okay, ito sila. Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, the United Kingdom, the United States, and the European Union. Okay? Sila po yung G20. Ano po ba ang naging epekto ng COVID-19 sa kanilang mga bansa pagdating sa labor force or sa unemployment? Tignan po natin, mga kaibigan. Kasi ang problema po kasi ito kay Rappler, kung ano-anong pinagsasabi nila, hindi nila chinecheck. Sana ba? Hindi dito. Wait lang. Wait tayo sa umpisa. Wait tayo sa pinaka-umpisa. Mali yata ako naklik. Ito. Yeah. Ay, wala yung hinighlight. But anyway, ito po yung hinighlight ko kanina na hindi lumalabas ngayon. Ano pong meron sa ating G20 economies, mga kaibigan? Sa mga bansang mayayaman. Between December 19 and April 2020, nag-decline ang labor force nila. Ibig sabihin, nawalan sila ng trabaho. Nearly 40% in Mexico. 8 to 9% in Japan and Korea. Ano po ibig sabihin yan? Halimbawa po, kung nasa Mexico, 40%. Halimbawa lang po, para madali mag-compute, 1 million ang labor force, 1 million ang mga taong may trabaho. Halimbawa lang. 40% po, ibig sabihin, 400,000, if I'm not mistaken, ang nawala ng trabaho. Ganun po ibig sabihin yan. Sa Japan and Korea, 8 to 9%. So, alimbawa kung merong 1 million na taong nasa workforce, so around mga less than 100,000 people ang nawala ng trabaho. Mga mayayamang bansa na ho ito, mga kaibigan. Mga mayayamang bansa po ito. Again, hindi po natin sinasabi na okay lang mawala ng trabaho. Okay, nakikiramay po tayo sa mga taong nawala ng trabaho. Okay? Nakikiramay po tayo na sa mga tao na nahihirapan ngayon. Gusto po natin tumulong sa kanila. Pero mga kaibigan, para i-highlight po ito ni Rappler, ibig sabihin, medyo off. Tama. 9% of 1 million is 90,000. Tama. Anyway, going back. So, yun. Tuloy natin, mga kaibigan. Naku, napakarami nito. Ang walang trabaho. Sa Metro Manila, mahigit 3 milyong Pilipino o isa sa kada 4 ay nagugutom. Granted, bumagsak man din ang ating gross domestic product sa 9.5% noong 2020. Pinakamalala ito simula ng mag-World War II. Ay, by the way, di ko pala na-mention kanina. Sorry. Okay? Mga kaibigan, nag-improve po yung ating unemployment, noong November last year. This year lang pala, February 3, 2021, yung report. Pero November 21 po yung survey. Yan, November 21 to 25 yung survey. Nag-improve ang ating unemployment. Ibig sabihin, merong mga taong nagkaroon ng trabaho. Okay, so, ano sinabi? SWS recorded adult joblessness at 27.3% in November,
last year or an estimated 12.7 million jobless adults, down by 12 points from 39.5. So ibig sabihin, from 39.5 tapos nag 27.3 ka, nag-improve ang ating sitwasyon pagdating sa joblessness or unemployment. Okay? Tapos, puntahan natin yung global economy kasi sabi nila, bumaba daw yung ating gross domestic product ng porsyento, 9.5%. Okay? Ang tanong po ulit, mga kaibigan, ibabalik ko po kay Rappler, Pilipinas lang ba? Huwag po natin kakalimutan, mga kaibigan, na ang pandemya po is a global phenomenon. Global po ito. Hindi lang po Pilipinas ang nagkakaroon ng problema. Buong mundo po yan. Okay, March 24, 2021. Well, there's no way to tell exactly what the economic damage from the global COVID-19 coronavirus pandemic will be. Okay, mahaba yan. Early estimates predicted that should the virus become a global pandemic, most major economies will lose at least 2.9%. Estimate lang po yan of their GDP. Over 2020, this forecast was already restated to a GDP loss of 4.5%. Average siguro to. So ibig sabihin, mga kaibigan, yung 9.5 po natin ngayon sa Pilipinas lang, yung 9.5% ng pagbagsak ng ating ekonomiya sa Pilipinas lang, ha, ay hindi po nalalayo sa global average na 4.5%. Malayo-layo po ang hahabulin natin, meron pa tayong 5% na hahabulin. Pero mga kaibigan, uulitin ko po, hindi lang po kasi Pilipinas ang dumaranas ng pandemya. Buti sana kung Pilipinas lang. Magsasalita sila ng ganyan, walang problema. Pero hindi po Pilipinas lang. Napakarami po. Buong mundo po ito. Sa kabila nito, naku, puring-puri ng gobyerno ang pagtugon nito sa pandemya. We were excellent. Na-control po natin ang pagkalat ng sakit. Lalong-lalo na kung ikukumpira tayo sa mas mayayaman at mga bansa na mas mararami at mas moderno mga hospital. Okay, mga kaibigan, si almost every second nagpo-post ako dito. Anyway. Basahin niyo po yung data, March 8, 2021 po 'yan. Yung quote unquote sinabi ng nag-voice over, puring-puri daw sa sarili ang ating gobyerno. Okay. Mga kaibigan, my opinion on that is give credit where credit is due. Bakit? Mga kaibigan, tingnan nyo naman kasi kung bakit tayo puring-puri sa sarili natin noong mga panahon na yon o yung administrasyon noong panahon na yon. Mga kaibigan, from 21,337 cases noong week of August 6 to August 12, naibaba po natin yan ng 6,254 cases noong December 24 hanggang December 10. Napakalaking improvement na po niyan para sa isang bansa na merong duke. Merong walang kwentang duke. Napakalaking improvement na po niyan. Noong March, kailan to? March 8, 2021. Saan na yung week na yun? Week of March 8. Nandito. Ito, itong week na to. Eto na po mga kaibigan, pumasok yung unexpected na surge. Ano po yung bakit siya unexpected? Kasi po pumasok si UK tsaka si South African variant na COVID. Pagpasok ni UK at South African COVID, ayun, nag-shoot up ang ating ano, ang ating case count. Bakit? Kasi nga mas nakakahawa yung UK at South African variant. Mas nakakamatay ba? Hindi, katulad lang nung nauna. Pero mas mabilis siyang kumalat. At nung kumalat po mga kaibigan, hindi lang po Pilipinas ang nahirapan dito. Italy, sarado, hard lockdown. Germany, hard lockdown. France, hard lockdown. Kanina nakikita ko sa comment, Canada, lockdown hanggang April 28. O may Philippine variant pa ngayon.
mga kaibigan, tingnan nyo, napakasinungaling nyo talaga, Rappler. Sobra. March 8, 2021. Hindi pa tayo nagsasurge niyan. May karapatan talagang mag-celebrate ang administrasyon natin ng mga panahon na yan. Kasi na-control natin nung mga panahon na yun. E biglang pumasok din. Biglang pumasok si UK at saka si South African variant. Tapos yung Philippine variant, nagkaroon tayo dito. Did we expect that? No, but we roll with the punches. Kaya nga nag-ECQ tayo ulit eh. Bansa na mas mararami at mas moderno mga hospital. Pero malayo ito sa katotohanan. Nag-uumapaw na ang mga pasyente ng COVID-19 sa mga ospital. Okay, balikan po natin yung report ni DOH. As of April 4 po ito, as of April, ay nawala. Balik na, nag-refresh. Sana April 5 na. Hindi pa rin, April 4 pa rin. As of April 4, tingnan natin yung kanilang occupancy rate. Occupancy rate ito, ibig sabihin, mga taong naka-confine. Meron po tayong 1,263 facilities. Kalahati, almost 50% po ang ating occupancy. Occupied po ay 15,201. Vacant po ay 16,211. So, nasaan po yung nag-uumapaw na pinagsasabi mo, Rappler? Nasaan yung pag-uumapaw na pinagsasabi mo, Rappler? Okay? ICU beds, 59% occupied. Marami po ba? Yes, marami. Pero kalahati lang po ano occupied. Isolation beds, near half. Ward beds, half. Medical ventilators being used, almost half. Mga kaibigan, ibig sabihin po, ito po yung mga nasa ICU na. Itong mga kinakailangan ng medical ventilators. Nag-uumapaw? Nasaan yung nag-uumapaw? Akala ko ba mga pagdating sa mga fact checkers, i-check nyo lahat ng resources? Kayo, Rappler, baka walang kwenta nyo talaga eh. Sa Metro Manila, 7 sa bawat 10 kama sa intensive care unit para sa mga pasyente ng COVID-19 ay okupado na. Tanong mo? Sa Metro Manila lang yung sinabi lockdown nila. Lockdown is still an option. Kung umabot tayo sa punto that the healthcare system is really overwhelmed beyond its capacity to effectively address the COVID-19 cases. Ayon sa mga eksperto, masyadong maaga ang pagbubukas ng gobyerno sa ekonomiya kahit walang malawakang testing mula sa estado. Another lie, mga kaibigan. Balikan natin yung testing. Kasinungaling, ang galing magsinungaling ng Rappler. Hindi pa mamalawakan yung 10,393,648. Hindi pa mamalawakan testing yan. Or baka ang gusto kasi nilang sabihin ay ang mass testing. Ibig sabihin, testingin tayong lahat. Kahit wala tayong sintomas, kahit wala tayong nararamdaman, testing tayong lahat. Okay, sige. Mga kaibigan, PGH na rin mismo ang nagsabi niyan. Okay daw mag-mass testing pero malabong mangyari yan. It's not feasible. It's attractive. Okay, parang okay siyang tingnan. On paper, parang ang gandang tingnan. Pero anong sinabi ng UP? Given the cost, operational and logistical limitations of testing, healthcare workers every few weeks, the mass testing for all healthcare workers is not sustainable in our institution at this time. Hindi kaya. This massive manpower requirement for a routine testing will be taxing to a system with competing needs. Instead, these huge resources can be channeled to proven and cost-effective preventative measures. UP na ang nagsabi. Sayang lang sa panahon niyang mass testing na yan. Kaya nga itong swab cab na pinaggagawa ni Lenny Robredo, it's a waste of time. It's a waste of time. It's a waste of resources. Bakit, mga kaibigan, hindi lang po Pilipinas ang nagsabi niyan? Tingnan niyo po ang sinabi ng Hong Kong.
September 1, 2020 po ito. Hong Kong embarks on mass COVID testing amid criticism. Mga kaibigan, dito naman sa Hong Kong, baliktad. Ang gobyerno ang gusto nila mag-mass testing. Yung mga tao ayaw. Okay? All Health Workers Union has criticized the effort as an inefficient waste of resources, while activists have said it could be used to collect DNA samples. It's a waste of efficient resources and, you know, a surveillance tool. Huwag na muna natin pansinin yung surveillance tool kasi may problema talaga sila ngayon sa Hong Kong pagdating sa kanilang freedom of speech. Pero itong inefficient waste of resources. Hong Kong yan, mga kaibigan, di hamak mas mayaman sa atin. At mas may maayos silang sistema pagdating sa healthcare. Tinatanggihan nila ang mass testing. Tapos tayong Pilipinas, hindi natin nga kaya i-manage itong COVID-19 na to. Gusto niyo pang mag-mass testing? Anong kabubuhan ang gusto niyo mangyari dito, Rappler, tsaka mga dilawan kayo dyan? Mahiya ang kayo. Ang pribadong sektor ang kumarga ng gastos ng mga swab test ng kanilang mga empleyado para lang maituloy ang kanilang negosyo. I have to reopen the economy. We cannot forever be in the strict protocols because we have to open the economy. People are hungry. People have to work to eat to survive. Tama naman. Dahil dito, niluwagan ng mga lokal na pamahalaan ang quarantine rules para maingganyo ang mga tao na gumastos upang unti-unting makabangon ang ekonomiya. Hindi lang gumastos yan, Rappler. Magtrabaho din para mag-survive. Yung language nyo, Rappler, ano eh, walang kwenta talaga eh. Walang kwenta talaga, Rappler eh. Sa ganitong mensahe ng gobyerno, dumalas ang paglabas ng mga tao. So sinisipa ngayon sa gobyerno yung paglabas ng mga tao. Kasi in-encourage daw ng gobyerno natin na magtrabaho ang mga tao. Diyos ko, kasalanan pa ng na gobyerno natin pagkatrabaho ng mga tao. Ayos ha? Nang tumaas uli ang mga kaso, sinisi ng gobyerno ang publiko. The underlying cause of why cases are increasing are because of the non-compliance to the health protocols that we have. Agree ako dun. Pero ayon sa survey ng social weather stations, 8 sa bawat 10 Pilipino ang nagsusuot ng face mask sa publiko. 7 sa bawat 10 Pilipino ang parating naguhugas ng kamay. Samantalang 6 naman sa bawat 10 Pilipino ang sumusunod sa social distancing. Okay. Nagsabi-sabi sila ng napakaraming numero, di ba, mga kaibigan? Yung mga numero na yan, nanggaling yan sa article na to. Mga kaibigan, July 24 pa po yan. July 24 pa po yan. Diyos ko. Ang tagal na panahon na yan. It's how many months ago? 8 months ago? Ang tagal na panahon na yan. Diyos ko, survey talaga ang pagbabasihan nyo? SWS survey pa talaga ang pagbabasihan nyo? Talaga? Rappler? Ito yun eh. Yan, 76% of Filipinos always wore their mask. 65% said they always wash their hands. 59% said they will keep 1 meter distance from each other. Ni-round off nila eh. 8 out of 10, 7 out of 10, 6 out of 10. Survey talaga ang pagbabasihan nyo, Rappler? Survey talaga? Ba't hindi kayo mag-observe sa paligid nyo? Tingnan nyo nga to. Sorry sa mga Katoliko ha, pero tingnan nyo to. Uulit-ulitin ko talaga to kasi tingnan nyo naman. Kasalanan pa ba ng gobyerno to? Pinigilan ng gobyerno tong translation, di ba? Pinigilan, di ba?
Pero sige, itunuloy niyo pa rin. Hindi kayo pinag... Diyos ko, hindi kayo pinalagal anong ng gobyerno. Walang hinuli dyan. Hindi kayo pinalagal ng gobyerno. Nakiusap ang Maynila. Huwag muna kayo mag-translasyon. Hindi, itutuloy namin ang translasyon. Ayan, sige. Doon nangyari to, mga kaibigan, saka tayo nagkaroon ng surge. Tingin nyo ba sa napakaraming tao na yan, sa libu-libong tao na yan, lahat yan sumusunod. Lahat yan may dalang alcohol pang sanitize ng kamay. Lahat yan naka-face shield. Lahat yan naka-face mask. I doubt. Oh, inawat ba yan? Hindi. Napakabait na nga ng gobyerno natin eh. Eto mga ganito. Oh. Dito pa lang, ang dami mo ng violation ng health protocols. May face shield? Wala, di ba? Walang face shield, oh. Lahat yan. Eto, nagtago. Di ko alam, baka walang face mask yan. Oh, puro face mask lang yan. Wala naka-face shield dyan. Oh. Mga parari-rally nyo. Anong nangyari? Sa UP, di ba nagkaroon ng cases ng COVID-19 dahil sa rally dun sa ATA, Anti-Terror Act? Sumusunod sa health protocols lahat yung mga yan? Eh parang dito nga sa picture na to, ito lang, sino ba to? Ito lang, naka-face shield eh. Oh, sige nga. Eh baka naman tsamba. Oh, sige. Tingnan natin to. Human Rights Day. December 2020 to, ah, December 10. Oh. Sumusunod sa health protocols? Hindi. Oh, ito pa. Ito pa. Oh, walang face shield. Walang face shield. Face mask lang. Oh. Sumunod kayo sa health protocols? Hinuli ba kayong lahat? Hindi. Tapos sasabihin nyo, kasalanan pa rin ng gobyerno? Pinigilan nga kayong gumawa ng ganyan. Pinagbawalan nga ang mass gatherings, di ba? Masunurin ang mga Pilipino. Mga kaibigan, maniniwala ako na mabait ang mga Pilipino. Pero masunurin? Hindi. I doubt. Oh, ito yung Grand Manyanita. Sa UP yan. Diyan yung marami nagka-COVID. Sa UP. Sa loob mismo ng UP. Ito nga, walang face mask eh. Tumamang to. Sino ba yan? Yan oh. Walang face mask ko. Oh. Uling-uli. Pero kayo mga Dilawan, pinigilan nyo ba yung mga aktivista nyo? Kayo mga taga-bayan muna. Mga taga Makabayan Block, pinigilan nyo ba yung mga aktivista nyo? Hindi nyo pinigilan. Hindi nyo pinigilan. Wala kayong ginawa. Kasi mga kaibigan, kung concern talaga ang mga Dilawan at saka mga yung mga makakaliwa diyan, no? Yung mga miyembro ng Makabayan Block at any human rights, quote unquote, human rights at activist groups, pinigilan muna nila to dapat. Concern kayo sa mga tao nyo dapat eh. Diyos ko, puro bata itong pinangsangkala niya sa sakit. Ang kapal naman ng mukha niyo, Rappler. Ang kapal ng mukha niyo. Tapos, may mga paring magsasalita ng ganito. Diyos ko, nabuisit nga ako dito eh. Last week to eh. Archdiocese of Manila to defy government ban on Holy Week gatherings. Oh, nagbigay pa rin ang gobyerno dyan. Sige, pagbibigyan namin kayo hanggang 10% capacity lang. Tapos sasabihin nyo, gobyerno pa rin ang may kasalanan? Rappler? Diyos ko, kapag hindi nyo pa rin nakikita yan, ang tatanga nyo na. Ang tatanga nyo na, mga taga-Rappler. Pero nga, again, meron kayong politika na gusto nyong isulong. Ah, sige. Panindigan nyo yan. Katunayan, mataas ang obedience rate ng mga tao sa mga COVID-19 hotspot gaya ng Metro Manila at Cebu. How do you measure obedience in the first place? Let's stop blaming the people. They're doing everything they can to comply. Kaya lang, we force them into crowds. Di ba? We force them into enclosed space. Sino to ulit? Doctor... Sinabi niyo pangalan kanina. Ito na yun. Let's stop blaming the people.
Dr. Antonio Danz, isang epidemiologist. Sabi niya, let's stop blaming the people. Sige, granted, let's stop blaming the people. Pero sinabi rin niya, they're doing everything they can. Really? They're doing everything they can to comply, but we force them into crowds. Bakit hindi mo sabihin yan sa mga pare? Ba't di mo sabihin yan kay Brother Pabilio? Brother? Kay Broderick Pabilio? Kayo yung nag-mass gathering eh. Ba't hindi mo sabihin yan sa mga activist groups? Kayo yung lagi nag-mass gathering eh. Is the government forcing them to go to Menjola and rally? Pinipilit ba sila ng gobyerno na, oh, mag-rally kayo dyan sa Menjola? Hindi. Ay. Fly. Kaya lang, we force them into crowds. Di ba? We force them into enclosed space. We force them into situations where they cannot follow those four rules, yung apat dapat. Mga kaibigan, napakasimple ng four rules na yun. Face shield, face mask, 1 meter social distancing, and wash your hands. Anong mahirap gawin doon? Or sanitize kung di ka makakapaghugas ng kamay. Imagine, ang simple-simple na nun ha. Face shield, face mask, sanitize your hands, 1 meter social distancing. Nangyari ba dito? Nangyari ba dito? Nangyari ba dito? Nangyari ba dito? Nangyari ba dito kay Pabilio? Ay, huwag ganun. Pinag-uuto nyo na kami. Sobrang na pang-uuto yan. Gayunpaman, paano maaasahan ng gobyerno ang istriktong pagsunod sa mga health protocol kung ang mga matataas na opisyal mismo ang lumalabag dito? Naaalala nyo pa ba ang birthday manyanita ni PNP Chief de Bolsinas? Ito lang ang score nyo dito, Rappler. Ito lang si yung naging meme si Presidential Spokesman Harry Roque noong bumisita siya sa isang resort kahit bawal. Makakalimutan ba natin ang contact tracing czar na si Benjamin Magalong na umattend ng party ni Team Yap sa Baguio City kung saan nilabag ang mga health protocol? Yun lang naman naging punto ni Rappler dito eh. Ipuntos pala. Yun lang ang naging puntos nila dyan. yung mga sablay ng mga government officials natin. We have to admit, mali talaga sila doon. Speaking of contact tracing, ngayon lang inilabas ng gobyerno ang standardized contact tracing system nito sa pamamagitan ng Stay Safe app kung kailan napakarami na ang mga kaso. Report your health condition by answering the checklist on the app. Late na ito ng isang taon. Ngayon, sinabihan ng Department of Interior and Local Government ang mga LGU na itigil na ang kanilang mga contact tracing system. Pero gumagana nga ba ang mga contact tracing system? Inamin mismo ni Magalong na weakest point ng gobyerno ang contact tracing. Totoo rin yun. Lahat tayo magagawa. Sa ngayon, halos nangangalahati na ang ibang bansa sa kanilang mga vaccination program. Sa Southeast Asia, pinakahuli ang Pilipinas na nagsimula dahil sa mga delay sa order at hindi malinaw na timeline kung kailan darating ang mga bakuna. 76% pa lang sa mahigit 1 milyong bakuna ang naibigay na. Tira natin yan ha. Ito yung sa report ng DOH. As of March 30, okay? March 30, sabi nila 78%. It's not 78%, it's 58%. Sa 2,596 vaccination sites. Okay? Administered 738,930. As on the average, every day tayo ay nagva-vaccinate ng 32,940. Okay, so hindi accurate yung numero dito ni Rappler. Hindi ko alam saan niya nakuha itong 76%.
humigit kumulang 11,000 healthcare workers ang nababakunahan kada araw. Sa tansya ni Senator Ping Lacson, maaaring umabot sa 12 taon ang pagbabakuna sa 70 milyong Pilipino kung ganito kabagal ang usad. Okay, pag-uusapan natin ngayon yan. Mga kaibigan, kasi may mali dito eh. Noong una ko pala narinig tong sinabi ni Lacson na to, sa naisip ko, parang may mali sa math. Parang may mali sa math niya. Ano ba sinabi ni Lacson? Herd immunity, Lacson says to wait till 2033 if government won't hasten vaccination pace. Sabi niya ganito, I did the math. As of March 10, nasa 114,615 ang na-vaccinate. Kung hindi raw ma-accelerate o kung hindi bibilis ang vaccination at dumating na yung vaccines for 70 million, eh matatapos daw tayo ng 2033. Okay, mga 12 years. Okay? Paano yung computation niya? Ito yung computation ni Lacson, mga kaibigan. May pagkalenit tong computation niya. In a separate message to reporters, Lacson explained his computation. 114,615 vaccinated in 1 week. Okay, 70 million divided by 114,615 equals 610.7 divided by 52 weeks a year equals 11.7 years. So parang lumalabas, 610.7 people per day ang nabavaccinate. Okay, 610 people per day. Tapos dinivide niya na 52 weeks, kaya naging 11.7 years. 11 years and 8 months. So by 2033 daw, sabi niya. Mga kaibigan, parang may mali kasi dun sa math niya. May mali dun sa formula niya. May mali dun sa formula niya. Bakit? Kasi mga kaibigan, hindi mo talaga makukuha yung target date mo sa formula na ginawa niya. Bakit? Kasi po mga kaibigan, meron po kasi tayong konsepto, okay, na tinatawag na delivering capacity. Ano po yung delivering capacity? Ibig sabihin po ng delivering capacity ay yung kakayanan ng kahit anong organisasyon na ibigay yung kanilang serbisyo. Kahit sino po yan, delivering capacity po ang tawag dyan. So, halimbawa, kung ako po si McDo, or hindi, kaya si McDo, halimbawa, meron akong negosyo na nagsaserve ng hamburger. Kung ang kaya kong igawin na hamburger per day ay let's say nasa 100 lang, yun ang aking delivering capacity. Ang problema mga kaibigan ganito, paano kung meron akong 1,000 na customer? Paano kung ngayon bibigyan ng mga burger ang customer ko kung 100 lang ang kaya kong gawin? Ibig sabihin, para tumaas ang aking delivering capacity, eh magkukuha ako ng empleyado at lahat sila gagawa rin ng tagsasampu. Okay. Mga kaibigan, tinry kong mag-compute kanina. Kinuha ko yung total number ng ating health workers. Ang sabi ni Duque, okay, sabi ni Duque na Secretary of Department of Health and Statistics. Ang Department of Health Statistics pala, sabi kanina ni ni Boss Conrad sa Karambola. Sabi niya meron tayo 1.7 million health care workers nationwide. So meron tayong 1.7 million na pwedeng mag-inject ng vaccine. Ngayon mga kaibigan, maiintindihan ko sa umpisa kung matatagalan ang pag-vaccinate. Bakit? Kasi konti pa lang ang pwedeng gumawa. Ibig sabihin, ang ating delivering capacity pagdating sa ating mga nurses at healthcare workers ay kokonti lamang. Kaya gets ko yung mabagal. Ito yung computation niya eh. Ito yung Lacson computation. Vaccinated, ito yung herd immunity, 610.7 days or 611 days. 11.7 years matatapos. Makes sense sa kanyang computation. Pero mga kaibigan, ito kasi ang nakalimutan ni Lacson. Pagdating po sa target setting, meron kang tinatawag na variables. At isa pong klase ng variables ay yung mga variable na nagbabago. Tulad ng mga taong vina-vaccinate. Hindi ka naman forever naka-vaccinate lamang na 114,615. Mga kaibigan, habang dumadami ang healthcare workers na nava-vaccinate, eh tumataas din ang iyong delivering capacity.
So, ibig sabihin, mga kaibigan, ganito. Kung ang delivering capacity mo, halimbawa, lahat ng ating healthcare workers, 1.7 million, ay na-vaccinate. At ang iyong herd immunity ay 70 million, okay? Kailangan mo lamang ng 41 days. Hindi, kailangan mo lang laman pala ng 7 months, more or less. 0.7 months. 0.8, round off muna. Diba? Di ka pa nga abot ng 1 year eh. Kung lahat ng ating healthcare workers ay vaccinated na. Kasi lahat sila eh pwede mag-inject. Mga kaibigan, at ito ay kung let's say, sabihin na natin, dahil lang iyong mas realistic, 1.7 million ang iyong healthcare workers, sabihin na natin na 1:10 ang ratio. Isang healthcare worker, kaya niyang injectionan ang 10 pasyente. Ibig sabihin, per day, kaya niyang mag-inject ng 17 million. E di mas mabilis. Bobo ka kasi Lacson eh. Ang bobo kasi ni Lacson sobra. Pero baka kaya pa to 1 to 2 months. Medyo mali yung computation kasi ni Lacson. Bakit mo pagbabasihan yung herd immunity? Eh, hindi naman yan yung constant mo na kailangan mo matarget, 70 million. Eh, meron kang mga variables na pwedeng magbago. Eh, di pag na-injection na muna lahat, 1.7 million, mas maraming pwede mag-inject. 1:10. Isang healthcare worker, mag-i-inject na 10 tao per day. O di meron kang 17 million na na-injection na. Naman. Simple-simple lang naman. Ay, nako. Ang simple-simpleng math niyan. Lacson talaga. Bobo mo kasi. Ay, nako. At mga kaibigan, teka, patuloy natin yung ating video. Hindi lang ang pagkuha ng sapat na supply ang hamon sa gobyerno, ha? Kundi pati ang paghihikayat sa mga Pilipino na magpaturok sa kabila ng kawalang tiwala sa bakuna. O, sino may kasalanan dyan? Kung bakit walang tiwala sa vaccine? Di ba to? Yung pesting ding vaccine na yan? Bakit mababa ang tiwala ng mga Pilipino sa vaccine? Dahil sa Dengvac siya. Sinong may kasalanan dyan? Si Pinoy, di ba? Si Pinoy may kasalanan dyan. Tsaka si Janet Garin. Kasalanan pa rin ang gobyerno. Eh wala nang ibang sinabi ang gobyerno kundi magpa-vaccinate kayo, pa-vaccinate kayo, pa-vaccinate kayo. Yan na lang ang sinasabi ng gobyerno natin. Kasalanan pa rin ng gobyerno natin. Ibang level ang katangahan ko, Raptor. Ngayon, isinasa ilalim muli ang Metro Manila at apat na mga karatig probinsya sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Dati ring nagbungkahi ang mga eksperto ng Circuit Breaker Lockdown, Hard GCQ o Soft MECQ, ano man ang ibig sabihin nun. Pero mas lalo lang nalilito ang mga Pilipino. Ang malinaw, kailangan ng mga tao ng mas agarang aksyon, habag at pananagutan mula sa gobyerno sa gitna ng pandemya. Pero asa pa tayo? Sa takbo ng mga pangyayari ngayon, naku, mukhang bumalik lang tayo sa 2020. Yan yung ano ni Rappler. Para lang maniwala kayong kay Rappler galing to. Yan. Kay Rappler yan. Ay, nako.
Matakbo na ang propaganda machine ng mga Dilawan, ha? Matakbo na. Mga kaibigan, alam kasi nila na mahihirapan sila sa 2020. Sabi ni James Joseph Bardo. So, ano solusyon nila? Wala. Wala silang solusyon. Wala silang solusyon. Pero ganoon na ang katotohanan, mga kaibigan. It's a propaganda machine. It's a propaganda video para na ikinalat nila online. Siyempre, may mga pawok sa Twitter. Ikakalat din nila yan. Pag kinalat ng mga pawok sa Twitter, may mga tao na they don't know any better, or yung mga tao nakabase lang sa headline, kaagat na. So, mapaniwala. Yun na lang yung pagkakataon nila or pag-aasa nila para makaposisyon sila for 2022. So, wala. Pero mahihirapan sila dyan, mga kaibigan. Mahihirapan sila. Kasi, huwag nyo kakalimutan, mga kaibigan. Ang Pilipinas, ang social media capital of the world. Okay? Mainstream media is almost non-existent na sa Pilipinas. Almost non-existent na. Almost. Nandiyan pa rin sila. Nandiyan pa rin si GMA News, nandiyan pa rin si TV5, News 5, si One News, nandiyan pa rin si PhilStar, si ABS-CBN News, si ANC, si Inquirer, yan, yung mga ganyang mga traditional media na walang ginawa kundi actually hindi na nga magbatikos eh. Mag-create ng panic. Parang yun na nga lang ang ginagawa. Si CNN, correct. Sorry, nakalimutan ko CNN. Si CNN din. Wala na silang ginawa kundi mag-create ng panic. Mag-raise ng questions na wala namang sagot. Okay. Or magbigay ng opinion pero yung opinion nila is slanted. Slanted dun sa kabilang sa kabilang parlor. Napakahalaga po sa akin na inyong suporta. Kaya po mga kaibigan, huwag nyo pong kalimutan. Okay, lagi pong, kung hindi po nagagawa, mag-subscribe po kayo sa akin channel. May po subscribe button nyo sa baba. Also mga kaibigan, kung hindi nyo pa rin po nagagawa, mayroon na akong Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. Paki-follow na lang po ako sa pamamagitan ng pag-type ng @CoachJarrett sa search bar. Also mga kaibigan, huwag nyo rin pong kakalimutan i-share po yung replay nitong live. Okay, usually po every morning, usually mga 9-10 a.m. ina-upload ko yung ating ni-live ngayong gabi. Ina-upload ko po yan ng umaga para pwede nyo pong i-share. Also bumubuo po ako ng isa pang channel, no, para po yun po yung mga sobrang ikli na. Ang pangalan po niya ay Coach Jarrett Highlights. Binubuo ko pa lang po siya, no? Pero ang nandun po ay mga hindi po lumalampas ng 10 minutes. Yun po ay for sharing talaga. So, please, pakifollow na rin po ako dun kung buhay na siya. Pa-follow up ko po yung gumagawa. But anyway, marami po salamat sa inyong pag-support sa atin, mga kaibigan, okay? At I'll see you all tomorrow on our next Coach Jarrett Live. Okay, sa mga kaibigan po nating OFWs, God bless your day. God bless your work for today. Sa mga kaibigan po nating nasa bahay at nagpapahinga na, God bless your rest, and I hope that tomorrow will be another blessed day for you. God bless you, and I'll see you all tomorrow 11 p.m. on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you all tomorrow.